Hey guys, this is a sort of reminders lang po guys, especially sa mga client po na migrate po sila sa Pag-ibig po. This is in regards with the real property tax. Meron kasing tumawag sa akin kahapon, yung client ko po. Yung housing niya is through Pag-ibig financing po. Hindi po sila na-aware regarding po sa real property tax. So ganito po yan. After ma-take out po ninyo sa Pag-ibig housing loan, meron po kayo marireceive na a piece of document po. Ang title niyan is Notice of Amortization po. Sa Notice of Amortization, naka-state po doon kung magkano po yung na-approve na loan, kung ilan po ang years to pay ang housing loan, and then makita din ninyo kung magkano ang interest per month, then yung principal amount per month, and then fire insurance, MRI or mortgage redemption insurance, but except real property tax. So, yan po ay nakatuck-in na siya sa monthly amortization nyo po. So, ang gagawin nyo po, after a year po kayo na ma-take out sa Pag-ibig, proceed po kayo doon sa City Assessors. Kasi doon po, sila po ang magbigay sa inyo yung tinatawag na PIN number. Kasi sila po ang may hawak na documents sa mga taxes dito sa Davao. So, after magbigay sila ng PIN, parang PIN number yun siya, parang PIN number, i-refer po kayo doon sa City Treasurer's Office sa my real property. So, ibigay nyo lang po doon yung PIN number na binigay ng assessors and then bibigyan po kayo ng computation kung magkano po yung real property tax ng bahay nyo. So, pwede nyo po ito gawin annual po. Before April 15, pwede po. Pero kung gusto nyo po magbayad anytime, yes, pwede po. But, hindi po kayo pwede mag-advance payment ng real property tax. From time to time, may tendency kasi na mag-appreciate yung property nyo or mag-depreciate yung property nyo. Especially sa mga building yun. Kasi sa real property tax, dalawa kasi ang babayaran nyo. Yung land at saka building. So every year po yan guys, gagawin nyo po yan siya na magbayad ng real property tax. Para hindi po kayo mabibigla sa pagbayad ng real property tax. Kasi pag ma-delay po kayo sa pagbayad ng real property tax, may kaakibat po yan na penalty. So sayang naman din po. So sa computation na ibigay ni City Treasurer's Office sa my real property, yan, makita nyo po doon kung magkano yung penalty na ipataw sa inyo. Sa mga client ko na through bank financing, mostly ang ginagawa ng bank is tinatawagan nila yung mga principal borrower to remind sa kanilang mga obligations like fire insurance, mortgage redemption insurance, and the real property tax po. Okay? So, yun lang po ang aking reminder regarding sa real property tax through Pag-ibig Housing Loan. Until my next video, bye!